Hi guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys. Alam niyo ba guys, nakakasimula pa lang ng araw pa pero parang feeling ko pagod na ako. Wala naman, may mga ilang ginawa lang naman din ako sa house before ako nagpunta dito sa work, and then after that, nag-e-bike ako. Actually guys, ang aga-aga ko nagigising. I don't know kung ano na rin to, kagaya na rin to sa inyo. I'm already 43. Tapos sabi nila na sa edad daw kasi, tsaka yung sa body clock. Kahit walang pasok, 5:30 gising na ako guys. My God, gusto ko pang matulog, gusto ko pang magpahinga dahil wala naman pasok si Rain. Pero parang feeling ko talaga guys, hinihila ako pabangon every time na nag-ano na yung 5:30. Hindi na rin ako nag-a-alarm ha. As in body clock ko na talaga na 5:30 bumabangon na ako. Minsan nakaka-inis na rin kasi gusto ko talagang matulog pa. Kahit kapag walang pasok, pero ewan ko ba, hindi rin naman ako makatulog sa tanghali or hindi naman din ako makaidlip pa before ako papasok. So, ang ginagawa ko na lang, ayun, nagre-ready na lang ng kakainin ko, bumabangon, nag-aayos-ayos ng konti, nag-e-edit. Kaya, ewan ko ba guys, kung nararanasan nyo rin yung ganong klaseng, adulthood ba yung tawag doon, na sobrang agay nagigising kahit wala nang pasok. As in, hindi talaga. Paano kaya gagawin? Any advice nga guys? Kasi gusto ko rin naman kahit pa paano matulog pa rin or kumompleto ng 8 hours. Pero feeling ko hanggang 6 hours na lang kinakaya ng katawan kong itulog sa araw-araw. Kaya yun, tulungan nyo ako guys, please. So yan na nga guys. Andito, start na naman ako ng work. Paperworks ko to ngayon. So may nagre-reban sa labas kaya medyo maingay ang blower namin ngayon. So ito, kumbaga guys, kasi dito sa work ko, pabalik-balik na rin ako dito sa company namin. Napakabait din kasi ng boss ko. Lagi rin ako tinatanggap, diba? Kahit umaalis ako, bumabalik ako. Kasi may good record naman ako. So, yun guys, ganoon naman talaga siguro, no? Kapag ang isang tao may magandang record sa mga taong nasa paligid niya, sa company na pinagtatrabawan niya, kahit na pabalik-balik ka or umaalis ka, kukunin at kukunin ka nila. Ako guys, naranasan ko ano, nasa ibang bansa ako nagtrabaho. Napunta ako ng Dubai and then napunta ako ng Oman nung pagkaras kong mga anak. Tapos nung nalaman ng boss ko sa Dubai na nasa Oman ako, kakapanganak na, tapos na akong mga anak, tinawagan ako. Hinanap talaga ako guys. Sabi niya, kung gusto mo kukunin kita dyan sa Oman, dito ka na uli magtrabaho sa Dubai. Sagot niya yung ticket ko and then yung kontrata ko binayaran niya. Diba guys, napakasarap sa feeling nung ganun na mayroong mga boss, ibang lahi pa yun guys ha, take note, na nagtitiwala sa'yo. So ngayon nga guys, kailangan talaga natin ipakita yung mga ginagawa natin na magaganda at magaling tayo. Kumbaga binibigay natin yung best natin. So dito naman guys, nung nasa Manila naman ako sa law office, diba nga nandito na ulit ako sa Olongapo. So tinatanong pa rin ako ng boss ko nung nasa law office, si Sir Attorney, kung kailan ako pwedeng bumalik para mag-work. At kung gusto kong bumalik, welcome daw ako sa law office. O diba guys, napakasarap sa feeling na mga anong tao yon, mga matataas na tao, may pinag-aralan, mga professional, na talaga namang sinasabihang may tiwala sa'yo sa trabaho mo. So yun nga guys, sinishare ko lang yung mga thoughts ko for today about sa kailangan ibibigay mo yung best mo sa trabaho mo. Tapos at the same time, yung mga issues dito sa ating lugar ngayon. Kumbaga, ang bottom line lang naman dun is, lagi mong gawin or lagi mong ibigay yung best mo sa lahat ng gagawin mong trabaho. Sa lahat, hindi lang sa trabaho, pati sa pakikipagkapwa-tao. Kasi doon, pag nakita nila yon ay isang asset na yun para sa kanila sa company. So, kaya yun, dito rin sa Studio 23 Hair and Body Salon, kaya kahit ilang beses na ako bumabalik dito, tinatanggap pa rin ako kasi nga, alam naman nila na maayos ako magtrabaho. So, yun lang guys. So, para at least hindi tayo nawawala ng trabaho, never mababakante, kailangan talaga natin ibigay ang best natin. So, ako, every time na nag-work ako, kahit na pang first timer na job ko pa lang, like sa law office, binigay ko yung best ko doon para matutunan ko at makabisado ko yung trabaho nila, lalo na sa law, diba? Pagkatapos dun din naman sa ibang bansa, nagtrabaho ako, ibang lahi, mahirap pakisamahan, pero ginawa ko yung best ko para mapakisamahan ko sila. At ngayon dito rin, kahit na ibang mga gays na mahirap pakisamahan, pero napapakisamahan ko sila kasi I can adjust myself and then I'm giving my very best para lang lumabas sa trabaho ko at mapagkatiwalaan ako ng mga boss ko.
So again guys, I hope may natutunan kayo sa mga konting chikahan natin, di ba guys? So don't forget to subscribe, like, and share to my video. Bye guys!